Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved brother, other beloved brother. Oliver, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang kilang Diyos, mga minamahal. Yung buhay na palakpak para sa Diyos. Puri na ating mahal na Panginoon, tayo'y manalangin. Hallelujah. Concentrate ating mga puso at maisipan, manalangin. Hallelujah. Mapagpala po naming Diyos na makapangyari sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat o Diyos yung paglangis at patnubay sa bawat yugto na yung banalagawain na tapos na higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin si O Diyos sa oras nito, pagpalain mo rin po ang iyong banal na sataan ng buhay. Sa unang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Mr. Almeda, the beloved Almeda family, ano yung the humble servant, the word of God, sa makapangyari pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasabay, pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons of destruction, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Sabigat tayo ng malakas na praise the Lord. Puri na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdarakil at pagpaparangal ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay, walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, at doble pagrespeto at paggalang sa ating pong dearly beloved and honorable evangelist, with Swat Almeda, the ensign prophet of a loving God, sa lahat rin po ng mga beloved Almeda children, doble beloved Almeda family, at sa ating patuloy na pag-alaala at pagunita sa mga ginutuwang turo at aral ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina si Almeda, our beloved Mama Dear, sa lahat rin po ng ating mga kamagagawa. Hallelujah, sa ating beloved early preachers, sa buong pamilya, sa lahat ng ating mga kapatiran na naroon sa ating panalagawain, lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise God. Sabi ng Matthew chapter 1, verse 21, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Mami na mahal, walang ibang layunin ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi ng Biblia, kung bakit siya po ay ipinanganak, mga minamahal, upang iligtas ang mga taong napapahamak. Amen? Amen? Sino ang mga taong napapahamak, mga minamahal? Sila yung mga taong wala ng pag-asa. Yung mga tao, mga minamahal, na mga may sakit, may karamdaman. Yung mga tao na walang kinikilalang Diyos. Yung mga tao, mga minamahal, na walang panahon sa ating dakilang Diyos, katulad natin, kung hindi natin nakilala ang ating mahal na Panginoon, baka noon pa man tayo ay namatay na sa ating mga sakit, makaramdaman, mga taglay, mga suliranin sa buhay, makaramdaman na ating tinataglay noong araw, ngunit subalit, nakilala natin ang ating dakilang Diyos na buhay, ang ating mahal na Jesucristo. Nandito tayo ngayon, nagpupuri tayo kapasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Lahat ang sabi ng praise the Lord, to save people from their sins. Isa ka ba sa iniligtas ng Diyos? Isa ka ba sa iniligtas ng Diyos? Malakas na amen. Kaya kung ikaw ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, dapat wala nang puwang sa iyo ang buhay makasanlibutan. Pag ikaw ay nakakilala sa Diyos, mga minamahal, wala ka lang ibang ginaganap kundi ang mapalugda ng Diyos. Wala nang puwang sa iyo ang pag-iisip ng masama. Wala nang puwang sa iyo, mga minamahal, ang buhay makasanlibutan. Ang sabi nga ng ating dearly beloved honorable pastor Woodes Radalmeda, dapat ang mga tao ngayon, ang kanilang atupagin ay kung paano sila maligtas sa apoy ng impyerno. Tayo man nakakilala sa Diyos, mga minamahal. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Gumaling tayo sa ating karamdaman, nagbago ating mga buhay, nasa ating mga problema. Kaya kung isipin mo, ikaw ay inisinave, niligtas ng ating mahal na Panginoon, paano kung ikaw ay namatay noong araw na wala kang tagapagligtas? Baka isa ka roon sa palangoy-langoy na sa apoy ng impyerno. At pinagpepestahan ng mga demonyo, mga minamahal. Ngunit subalit, salamat sa Diyos, hallelujah.
Ginamit ang ating mahal na Jesucristo na instrumento ang ating mga sakit makaramdaman para ating makilala ang ating mahal na Jesucristo. Kung isipin pa natin mga minamahal, sabi nga ng ibang mga kapatiran, nasaan kami ngayon, mahal na Panginoon, kung ikaw ay hindi namin nakilala. Kaya dapat ang mga Kristiyano ngayon, mga minamahal, ang ating iniisip palagi kung paano natin mapalugdan ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na praise the Lord! Sa Biblia, mga minamahal, mababasa mo, walang ibang layunin ang ating mahal na Jesus para iligtas ang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Doon sa krus ng Kalbaryo, sabi nga ng John chapter 3, verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Marami mga tao, mga minamahal, ilang libong taon na ang lumipas. Ang tradisyon ay kanilang ginagawa. Kung saan sila namulat, grabe ang pagkakayakap sa reliyon. Grabe ang kanilang, hallelujah, mahigpit na pagyakap sa mga katuraan na ito ay tradisyon. Katulad sa mga nagsasabi ngayon, simbang gabi na naman. Tila baga ang mga tao ay parang ganun na lamang, yearly, taon-taon. Pag sumapit ang simbang gabi, akala mong makabataan nagsisimba talaga, ayun pala ay may mga ka-meet up. Akala mo ay nagsisimba, pero ang mga puso ay napakalayo sa Diyos. Sapagkat ang kanilang mga panalangin, kung talagang sila ay naglilingkod sa Diyos at kinalugdan ng Diyos, sapat na sa Diyos yung isang araw. Ilang araw ang simbang gabi? Manungaal daw. Manungarabi. 9. Gabi-gabi, imposible na hindi ka mapatawad ng Diyos sa isang gabi o isang madaling araw na ikaw ay manalangin. Kaya tradisyon ang ginagawa ng mga tao. Alam nila na mayroong Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo. Alam nila na mayroong Diyos na ipinanganak para iligtas ang mga tao. Ngunit ang kanilang mga buhay hindi nagbabago. Patuloy sa pagkakasala, pangangalunya, pagnanakop, pagpatay. Hallelujah, mga buhay makasalimutan. Ngunit tayo salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo dumatino ng Merkules, Meres at Tingdo. At may nandito tayo sa gawain ng Diyos. Damang-daman natin ang presensya, ang pag-ipo ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya kabaga-baga mga tao nagsisimba, nililibang ang kanilang sarili. Akala mo yung pagsisimba ang ginagawa. Manalangin lang ng konti kung ang Diyos na nagkatawang tao sa krus ng Kalbaryo ang kanilang pinaglilingkuran. At kung ang Diyos na ipinanganak, ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng mga tao. Dapat sana'y napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga ang ating mahal na Jesucristo, mga minamahal, hallelujah, ang sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, basahin natin. Dito mababasa natin ang ating mahal na Jesucristo, ang walang hanggang Ama. Hallelujah! Ililitas niya ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang mga tao na umiibig sa kanilang kaligtasan. Basa. Sa aklat ng Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-Mangha, Tagapayo, Makapangyariang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mahirapan. Ang tao lang nagpapakahirap. Pagkatapos nito, next year, sasapit na naman ang mga tradisyon pa rin. Semana Santa. Pagsapit ng Abril or Mayo, Marso, kaya makita mo ang buhay ng mga tao. Oo nga, pinakamaraming naglilingkod sa reliyon. Sabi nila ay almost
75%, ewan ko lang ngayon, baka mas lumaki pa. Tapos yung 25% ay nahati sa iba't ibang uri ng pananampalataya. Dapat daw ang mga tao ay walang ibang kikilalanin kundi ang Roman Catholic Church. Wala daw ibang kikilalanin ng tao na reliyon na makapaglita sa tao, kundi ang nambuhalang reliyon. Kung kayo mag-isip, tayo na nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit tayo nandito? Tayo ay galing sa iba't ibang uri ng pananampalataya, reliyon, sekta, denominasyon na ating kinagisnan. Kung ang Diyos ay naroon, hindi tayo aalis doon. Kung ang Diyos ay naroon, mananatili tayo roon. Pero kung isipin natin sa lamas sa ating mahal na Panginoon, totoo ang Biblia. Ang ating mahal na Jesu Kristo, ipapakilala niya mismo ang kanyang sarili. Ang sabi ng Biblia, sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mga tagapayo, makapangyariang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya ngayong iniligtas ka na ng ating dakilang Diyos, dinala ka ng Diyos sa buong-buong katotohanan. Ang iyong natupagin ngayon, ang iyong isipin ngayon, mahal na Panginoon, paano kita mapalugdan araw-araw sa aking buhay? Pag ako'y nasa iyong banalagawain, paano kita mapalugdan, mahal na Panginoon? Nais kong maging matibay, matatag sa pananampalataya. Maging malakas sa paglilingkod. Dahil kung hindi ako magpapatuloy, saan ako pupunta, mahal na Panginoon? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Basahin natin 1 Corinthians chapter 8 verse 6. 1 John chapter 5 verse 20. Sa aklat ng unang Korinto, 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan Niya. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord! Kaya dito mga minamahal, pinapatunayan ang ating mahal na Jesus na may iisang Diyos lamang na nagbigay ng kanyang buhay, ipinanganak para iligtas ang mga taong napapahamak, at ang maniniwala sa kanya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Sabi rito sa ating nabasa ngayon, but to us, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Lahat magsabi ng Amen. Basa, 1 John chapter 5, verse 20. Unang 1, kabanatang 5, talatang 20. Dito po sa unang 1, 5, versikulo 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo. Sa makatawid ay sa kanyang anak na si Jesucristo at ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Lahat mo sabi ng praise the Lord! Kaya napakaliwanag ng Biblia. Tanda natin mga minamahal, dito sa gawain na ito ay punong-puno ng pagpapala. Sa gawain ito mga minamahal ay punong-puno ng pag-asa. Dito mga minamahal, ang mga tao ay nagbabago. Ang mga tao dito, ang kanilang karamdaman ay gumagaling, ang kanilang problema ay nalulutas. Kami mismo, tayo mismo maging buhay na patotoo at buhay na saksi. Ating napatunayan mga minamahal, hallelujah, praise God, hindi po ripulto ang Diyos na ating pinaglilinguran, hindi po kahoy po ito simento, hindi po kahoy, kundi ang Diyos na ating pinaglilinguran dito ay may kapangyarihan Diyos, may puso, may lakas, may kapangyarihan. At magsabi ng praise the Lord, ilang libong taon na ang lumipas, ang mga tao ay nandyan pa rin sa kanilang pagkakasala. Sabi ng isang leader ng reliyon, Jekano ag sa ulang tidakos, saan ka nung dakos?
Naawatan nyo kakamsat? Naintindihan nyo yun? Di ka nung sa uiti dakos, saan ka nung adakos? Inyagarod bakos. Everybody shall praise the Lord. Sabi yung magsalita daw ng pagmumura, hindi daw masama. Kaya siya, makita mo, marinig mo, noong araw, eh ngayon, wala tayong ibang pinapakinggan, kundi ang gawain ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung sa ibang pananampalataya, hindi itinutuwid ang miyembro, pinapabayaan magmura, pinapabayaan mamuhay na may, na walang kabanalan, eh dito sa ating panalagawain, 100% po ito. 100% ang ipinangaral ng ating mahalabang listaw sa Dalmeda, ating bilabit mamadilis sa Dalmeda. Dito sa gawain na ito, 100%. Dadalhin tayo sa langit, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Everybody praise the Lord! Kaya kailangan maunawaan ng tao ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, and we know that the Son of God is come and had given us an understanding that we may know Him. That is true, and we are in Him. That is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Everybody shall praise the Lord. Walang masamang maghanap buhay. Walang masamang walang masama sa pag-aaral, sa paghanap buhay, minamahal. Pero sa ating manakilala sa Diyos, ang ating first priority, ito ng ating kaligtasan. Amen? Sabi ng Biblia, makamtan mo man ang buong sanglibutan, kayamanan dito sa sanglibutan, kung mapahamak ang iyong buhay, baliwala. Ang hanap buhay ang trabaho, hallelujah, ang pag-aaral, at kayamanan, katanyagan, kasikatan, kung mapahamak ang iyong kaisa-isang buhay. Pero tayo salamat sa Diyos. Ayon sa patutuon ng mga kapatiran, lahat tayo pinagpala ng Diyos. Basa Mark chapter 8 verse 36. Sa aklat ng Marcos 8:36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Amen. Everybody so praise the Lord. Kaya dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, napatunayan natin na ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay suma sa atin. Amen? Katulad ko nga, sabi ko, malapit noon. Grabing puyat. Ilang araw, gabi-gabi. Pero tuloy-tuloy tayo sa espiritual. Kasi ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Kung hindi tayo magpagamit sa ating mahal na Panginoon, ano ang ating makamit o makamtan? Ang biyaya at pagpapala, kaligtasan natin, nakamtan natin sa Diyos. Magandang buhay, biyaya at pagpapala, inat yung lakas ang taglay, nakamtan natin sa Diyos. Kaya sabi ko, yung mga kapatiran, kahit iika-ika, uray, agmadmadijay bagida, basta makadaluda. Kahit masakit ang paa, kahit masakit ang katawan. Eh ako, lalamunan ng masakit. Inuubo. Sige lang! Sapagkat dito lang sa lupa yan. Pag napalugdan natin ng Diyos, ang malapin on, pagpapalain tayo. Everybody, praise the Lord! Basa. Mark chapter 1 verse 15. Ito na ang kinakailangan gawin ng mga tao. Magbalik loob sa Diyos. Luke chapter 10 verse 27. Ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Marcos 1 verse 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mga magsisi at
Magsisampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Hallelujah. Lucas 10:27. Handa ang ating awitin. Lucas 10:27. At pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Amen. Everybody so praise the Lord. Kaya dito mga minamahal, dito natin natutunan ang tamang paglilingkod sa Diyos. Amen? Wala lang kapatiran o miyembro dito na hindi na mumuhay ng may kabanalan. Hindi na mumuhay ng may katapatan. Kundi lahat na mumuhay ng may kabanalan, na mumuhay ng may katapatan. Amen? Dito wala na nagmumura. Amen? Ang sinisigaw natin, pagkagising pa lang natin sa umaga, bago papasok sa trabaho, bago mag-aral, ang iba sa atin ay lumuluhod. Lumuluhod ba kayo? Totoo ba yan? Paano kayo lumuhod? Pagluhod ba, tapos na kayo ko ang ulo? Nakasandal ang ulo sa upuan? Tulog. Hindi pagluhod yun. Yung lumuhod ka lang, tapos sinandal ang ulo sa sandalan ng upuan? Tulog. Amen. Ang pagluhod natin, luhod. Taas ang dalawang kamay. Salamat malapay noon sa panibagong buhay at lakasan. Sa panibagong kalakasan, malapay. Salamat, ako'y buhay pa. At masabi na praise the Lord. Kapiling ko pang aking mga anak. Aking mga pamangkin. Eh, paglolo at lola ka na. Aking mga apo. Hindi. Nangisit tibuok ko. Tata, purawan. Hindi kompleto itingipon ko. Tata, pustison. Ampay nga kumpit ni pustison. Marigatan payunan. Everybody, praise the Lord! But stand still, nandito tayo. Sama-sama, nagpupuri, naglilingkod sa Diyos na buhay. At masabi ng praise the Lord! Kaya yan ang gawin ng tao, minamahal. Kung maunawa lang sana nila, hindi na kailangan yung simbang gabi. Overnight prayer pag Friday. Di ba? Talagang masasabi mo, yung relasyon mo sa Diyos, talagang maglalagablab ang pag-ibig. Ang relasyon mo sa Diyos ay laging konektado sa mahal na Panginoon. Direkta sa Diyos yun. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi rito mga minamahal na ating nabasa, Marcos 1:15. Nabasa na? Nabasa na! Amen! Nakita nyo ba? Kaya kahit tayo ay matagal lang Kristiyano, born again Christian, kinakailangan pag tayo dadalo sa gawain, lagi pa rin tayong magsisisi. Lagi pa rin tayong magbabalik loob sa ating malang Panginoon. Amen! Pakibasa uli. Marcos 1:15, para matandaan ng ating makapatiran. Magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. Dito po sa aklat ng Marcos 1:15. At sinasabi, nagalot na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dito sa ating madalagawain, minamahal, ang ating puso't isipan, nakapokus na sa ating mahal na Panginoon. Pag anytime now, babalik ng ating mahal na Panginoon, sinong kukunin ng Diyos, kundi yung laging hawak-hawak ng kamay ng mahal na Panginoon. Yung mga laging mga nagpapakatatag, nagpapakalakas sa pananampalataya. Naganap na ang panahon, and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Sa ating mga narito, sa tunay na gawain ng Diyos, gusto nating maging malakas. Sino ang gustong maging malakas? Sa pananampalataya, maging matapang sa paglilingkod. Daigin mo ang gawa ng kaaway, conquer evil with good. Daigin mo ng mabuti ang masamang bagay. Sabi ng Biblia,
And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Kaya ang ating gawin ngayon, magpanalangin na ng bawat isa. Ang mga nanghina, minamahal, ay huwag na nating itulak pa para manghina. Ang mga nanghina, tayong gamitin para sila'y maging malakas. Ang mga naduduwag sa rebuke, ang mga naduduwag sa pagsubok, ang mga naduduwag sa trials, dapat sila'y magkaroon ng tapang na nagmumula sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng kausayan at pag-ibig. 1 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Habang inandang ating awitin, kindly sa ating mga mag-assist at sa tutugtog. Ito po sa aklat ng kalawang Timoteo, 1 versikulo 7. Ganito pong sinasabi. Sa susunod, Brad, bibili ka na ng Bible yung malaki. Kasi malaki ka tignan, dapat yung Bible malaki din. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Every marshal, praise the Lord! Sino sa inyo rito ang may malaking pananampalataya? Diyan sa likod, may malaking pananampalataya? Amen. Nakikita ko ang inyong mga mata. Parang nakatingin talaga dito sa harapan. Sabi nyo siguro, wala pang 30 minutes, tapos na yung nagpipreach. E pag kayo ay agresibo, aktibo, e talagang matapos tayo ng madalian. Palakpakan natin ang Diyos! E lalo na pag nakikita ko kayong nakangiti, at magpapasko na, yung ibang kapatiran niya sa likod, kanina pang umaga yung nagkikwentuhan, ang pinag-uusapan siguro, ano kayang iriregalo natin sa ating beloved preacher? Amen? Ano kayang iriregalo ko sa iyo sa dating na Pasko? Ako, wala akong hiling eh. Basta makita ko lang po kayo lagi sa gawain. Praise the Lord. Marami tayo tignan pag Linggo, pero marami pang absent. Pero pag Miyerkules, wala yung iba. Pagdating ng Friday, lalong wala ng iba. Mga minamahal, mamalagi tayo sa kamay ng Diyos. Lagi tayong mamalagi, mga minamahal, sa mga gawa ng ating malang Panginoon, anuman ang pagsubok na ating kaharapin. Dapat tayong maging matalinong Kristiyano. Sabi ng Biblia, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos sa espiritu ng katakutan, kaya huwag ka natatakot. Halimbawa, may kapo ka Kristiyano, tinutuwid ka, Sis, Brad, madiday ta aramit mong. Dahita, may baga tayong rebuke. Ang kagputo nga, awatem laang, natalita na saya at garo tayta. Brad, ang kaginom ti Arkan, ang kagbabae, ang kagsigarilyon, no sister ka ay sis, ang kamapanitayon, dapat ay katungtungtungan ni nilakay mo. Dagiti anak mo, pananutong nga nalaing, si kakit anak na kan ni Apo Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naalala ko yung kwento, minamahal. May isang mga ngaso. Sinong gusto ng kwento? 3 minutes lang naman. Kasi ang tagal ng kakanta eh. Sabi ko, dito na kayo eh. Bago kayo punta dito, o sige. Tungkol sa ibon at manok. Amen? Kayo ba'y nanghihina? Kayo ba'y nanlalata? Kayo ba'y napapagod sa paglilingkod? Pakinggan nyo to. Itong mga ngaso, isang araw pumunta sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad, ay meron siyang nadaanan. Ito ay itlog. Maliit na itlog, pero kakaiba. Ang ginawa niya, kinuha niyang itlog, mga minamahal, at umuwi sa kanilang tahanan. Gusto niyang malaman kung anong klaseng itlog ito.
Kasi kakaiba eh. Siya ay nasa gubat, naglalakad, siguro mangangaso nga eh. Oh. Pero siguro siyang bibitaging hayop para ulamin. Pero sa pagkakataon, nakakita siya ng itlog. Kaya ang ginawa niya, gusto niyang malaman. Inilagay na doon sa naglilimlim na manok. Nakita niya, kakaibang itlog. Nung nilagay niya doon sa itlogan ng manok, at sa madali sabi, dumating yung time na ito ay napisa na. Nung ito ay napisa na, mga minamahal, palakpak muna kayo. Palakpak yung malakas. Dapat yung masaya. Kasi matatapos na tayo, hindi pa kayo pumapalakpak eh. Daya nyo naman eh. Palakpak malakas. Ayan, talagang handang-handa na sa Christmas. Amen! Hindi sa madali sabi, napisa ang itlog. Kakaiba. Dapat, kasi yung itlog na pinaglagyan niya ay itlogan ng manok, na limliman, natural, mga sisiw ang lalabas doon. Pero nung napisa na, nakita niya yung inilagyan niyang itlog, napisa rin, kakaibang itsura. Sa madali sabi, tumatagal, lumalakad ang panahon, nakita ng mga aso, ng taong ito, na yung sisiw, kasama yung itlog na kanyang nilagay, ay naroon din naglalakad. Kung saan pumunta yung inahin manok, kasakasama ang kanyang inakay, pati yung napisa, nakakaiba ang itsura. Ayun pala ay isang ibon. Kaya yung ibon, akala niya siya ay sisiw, kaya ang ginagawa niya, kung saan pumunta ang mga sisiw, nandun din siya. Kung tumutuka ang inahin, nakikituka din siya. Sa madali sabi, lumalaon ang panahon, nagkaroon ng pakpak, mga minamahal. Lumalaki na, at sabi ng mga ngasong ito, kakaibang itsura nito. Siya pala ay isang agila. Siya pala ay ibon, mga minamahal. Alam niyong nangyari, mga minamahal, sabi ng taong ito, kinakailangan malaman niya na siya ay kakaiba. Kinakailangan malaman niya na siya ay hindi sisiw. Kasi pag ang manok, pagdadapo na yan sa mababa lamang ang paglipad ng manok, pag dumapo yan sa puno lang, tapos sa araw, sa umaga ay bababa na. So ganun ang nangyari. Sabi ng mga ngaso, kinakailangan malaman itong ibon na ito, ng agila na ito, na siya ay kakaiba. Siya ay hindi manok. Amen? Amen? Siyempre, amutay yung mat. Sabali talaga dahil dyan, Brother Andrew. Billet, agila, yung agila, malaking ibon. Amen? Amen? Ah, ito na. Ngayon, yung mga ngaso, pumunta sa, bumalik sa kagubatan, dala-dala niya yung agila. Alam niyo mga minamahal, sabi ng mga ngaso, kailangan malaman niya na siya'y kakaiba. Siya ay may kakaibang lakas, kakaibang bilis, at matalas ang kanyang mga mata. Sa madali sabi, mga minamahal, andun siya sa pinakamataas na parte ng kagubatan. Initsa niya ngayon. Pag-itsa niya, eh siyempre, yung agila, akala niya siya'y manok. Nung una, papalusok na sa baba, mga minamahal. Pero, doon na patunayan ng agila, mga minamahal. At nung nagpalipad ng mga ngaso, napatunayan, mga minamahal, na hindi pala siya manok, kundi siya ay agila, ibon, mga minamahal. Sa madali sabi, mga minamahal, nung ang agila, haluloy ay pababa na, dahil initsa na siya, pababa na, mga minamahal. Dahil siya inakala niya, siya ay ordinaryo lamang, siya ay manok, inisip niya hindi siya makakalipad. Pero habang siya po, mga minamahal, ay pabulusok na sa baba, hallelujah, unti-unti niyang naikampay ang kanyang bagwis, ang kanyang pakpak, mga minamahal, at siya po ay lumipad
ng napakalayo, mga minamahal, lumipad ng napakataas. Siya ay may kakaibang lakas. Siya ay may kakaibang mata, mga minamahal. Dahil naabot niya kahit saan siya pumunta, nararating niya, mga minamahal, lumipad ng lumipad at napakalayo ang liparin. Kung iyalimbawa sa ating pagkakristyano, tayo po, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi po tayo manok. Dapat tayo ay parang agila. Na ang agila, mga minamahal, ay may kakaibang lakas. Matalas ang mga mata. Kakaiba tayo sa mga taong gumagalaw dito sa sanlibutan. Sila ay walang lakas, walang kaya. Alipin ang kasalanan, alipin ang bisyo. Pero tayo, salamat sa Diyos. Kung titignan pa natin ang ating sarili, ang ating pagkakristyano ay kakaiba sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Sa mga tayo ay may sariling lakas, may tabang, may kapangyarihan na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo madadaig ng kaaway. Hindi tayo madadaig ng pagsubok. Tayo ay kumapit lamang na kumapit sa Diyos. At pagsabi ng praise, Lord. Ang pagkakristyano natin, minamahal, hindi tayo ordinaryo na tinawag ng mahal na Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para manghina. Hindi tayo tinawag ng Diyos para matakot, minamahal. Ang isipin natin, meron tayong kakaibang lakas. Meron tayong kakaibang bilis. May kapangyarihan tayo na tanggap sa ating mahal na Panginoon. Isang tawag lamang natin sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Ang Diyos na ating nakilala, hindi mahinang Diyos, mga minamahal. Ang ating panalang gawain, tayo na sa totoong gawain ng Diyos. Ang ating mahal na pastor, siya ay tunay na propeta ng Diyos. At tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Kaya sa oras na ito, habang ating inaawitan ang ating mahal na Panginoon, isipin natin tayo hindi mahinang Kristiyano. Nakilala natin ang Diyos, nag-iisang Diyos na buhay. Ipinanganak sa sabsaban, mga minamahal. Ipinanganak para tayo iligtas. Hallelujah. Siya ay makapangyarihang Diyos. Awitin natin ang chorus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin, salamat po, Ama. Sa chorus tayo, hallelujah. Dumating man ang dilim. Abang ating inaawitan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Concentrate ang ating puso patuloy. Damin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nanghina ng lupaypay, kung ikaw ay napapagod minsan sa paglilingkod, kung meron kang nararamdaman sa oras na ito, ang Diyos natin. Hindi tayo tinawag para mabahal. Tinawag tayo ng Diyos para magpatuloy kung maglingkod sa Kanya. Hallelujah! Bago tayo uwi, minamahal, sa ating mga tahanan, ang lahat ng narito, isipin natin, bakit tayo narito, mahal na Panginoon, anong layunin mo? Anong layunin ng mahal na Panginoon? Salamat o Ama, sa bawat araw habang iyong itinataas ang inyong makamay, mga minamahal, kahit may kahirap, ibababa ng Diyos sa kanyang matabis na presensya. Ano man ang ating pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, merong Diyos na nang magpatawad ng ating mga pagkakasala at pagkakamali. Merong Diyos na nangangako sa atin, dumating man ang dilim, hindi tayo mababayaan. Ang napagsubok may nasa akin, hallelujah, ang ako'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagpabalik.
Mga minamahal, ay nasa iyong mga kamay. Tandaan natin, panghawakan mo, Ama. Hindi tayo ordinaryo Kristiyano. Upang ako'y di mahiwalay, kung ating titignan ang kapaligiran, o ako ibang iba sa iyo, ang pagkakristiyano natin at iyong alala. Binisan tayo ng Diyos ng may kabanalan ang bawat hakbang ko. Pinagaling sa karamdaman, dumating man ang dilim, binago ang buhay sa akin. Pangako mo at tamantaman natin kayo ang napakatamis na presensya ng ating panapayon. Ang puso ko'y umiikpit sa dalamhati at sakit, ito'y akin titisin hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah! Hallelujah! Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyo. Hallelujah! Hallelujah! Huwag pa rin ang puso ko'y umiikpit sa dalamhati at sakit, ito'y akin titisin hanggang sa'yo. Hallelujah! Pagbabalik ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Mga minamahal, panghawakan mo ang mga, habang inaawitan natin ang Diyos sa oras na ito, idalangin natin sa Diyos mo, na tayo'y kanyang pangawakan, na may takot sa iyo at iyo. Hindi na magtatagal, mga minamahal, ang mundong ito ay lilipas. Ang mundo ito ay maglalaho. Dumating man ang dilim, ay sinadyos sa kahirapan sa ating buhay. Ang kabigatan, ang karamdaman, ang kahinaan, pangako ng Diyos sa dalamhati, tayo kanyang kukunin, dadalhin niya sa kanyang puso sa lahi. Hanggang sa'yo magbabalik. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Dumating man ang dilim, hallelujah, hallelujah. There's power of Jesus, salvation in the name of Jesus. Ang puso ko yung dalam hati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mahal na Diyos, mga minamahal. Sumigaw tayo ng malakas na hallelujah. Sumigaw tayo ng malakas na hallelujah. Malakas na praise the Lord. Sumigaw tayo ng malakas na hallelujah. Malakas na praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, ano ang inyong nararamdaman? Ano ang inyong nararamdaman? Sinong paglilingkod sa mahal na Panginoon? Kung inyong titignan at ikukumpara sa ibang pananampalataya, sa ibang mga tao na nagsasabi na mayroong Diyos na kinikilala nila, ibang-iba ang ating nararamdaman. Sa mga titong nararamdaman natin ay ang pag-ipo, ang pag-ilos ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang presensya, ang ating kalakasan, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah!
Kaya kapag ikaw ay nagpapasalamat sa ating mahal, Panginoon, pag nadatama mo ang presensya ng ating mahal, Panginoon, pag ikaw ay lumuluwa, pag tumutulong ang luha mo, ang alay sa iyong mga mata, tabag-taba mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na hindi nalalata, hindi na mapagod, ang Diyos sa mga pangyayarihan. Hindi hahayaan ang Diyos na walang maging bunga ang paglilikot mo. Kaya habang ikaw ay nasa gawain ng mahal na Panginoon, habang iyong katabi ay napubos-bos na magdama ang presensya ng mahal na Panginoon, hindi tayo magsasawa na pasalamatan ng Diyos. Ang kawalan, ang kahirapan, ang kagutuman, ang kahirapan sa buhay ay hindi makapag-iwalay sa paglilikod natin sa Diyos. Kumapit tayo na kumapit ang gusto sa mahal na Panginoon. Tama. Dahil ibig ng kaaway na ikaw ngayon ay nakatayo, ikaw ay naglilingkod sa Diyos sa may katapatan. Ibig ng kaaway na ikaw ay agawin. Pero ang ibig ng Diyos para sa iyo, manatili ka sa kanyang kamay. Manatili kang matatag, malakas sa paglilingkod. Ano man ang kaharapin mong pagsubok sa buhay, ano man ang kaharapin mong mga trials o gawa ng kaaway, pag lagi mong damang-dama ang presensya ng Diyos, mapatunayan mo, hindi lang nasa tabi mo ang Diyos, kundi nasa puso at isipan mo ang Diyos. Sabihin ko tayo ng malakas na hallelujah! Malakas na praise the Lord! Ngayon, mga minamahal, napalugtan natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin. Sa oras na naman tayo manalangin, hallelujah, mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyari sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, walang sapat na salita, mabanggit ng aming labi, kundi ang papuriyan ka. Salamat, mahal na Panginoon. Ibinigay mong iyong buhay, ang iyong kaisa-isang buhay, para kami mapatawad. Salamat, mahal na Panginoon. Noong araw, noong ako'y wala pa sa'yo, napakarami kong tinataglay ng sakit karamdam. Problema, suliranin sa buhay. Wala na akong pag-asa. Tinaningan ako ng doktor sa ospital at hindi na magtatagal ang aking buhay. Ngunit salamat, ako'y dinala mo sa'yong tunay na banal na gawain. Dati-rati ang aking buhay, walang pagbabago. Pero ngayon, binago mong lubusan ang aking buhay. Salamat, mahal na Panginoon. Hindi na ako kasama roon sa mga taong nagsisimba ng madaling araw. Paulit-ulit na tradisyon ang ginagawa, ngunit walang pagbabago ang buhay. Walang katiyakan ang panalangin ay pinapakinggan. Walang katiyakan na makakapasok sa iyong kariyan sa langit. Pero ngayon, salamat sa iyong tunay na banal na gawain. Ang sabi mo, mahal na Panginoon, pag ako'y tatawag sa iyo, ikaw ay sasagot. Ikaw ay magpapakita sa akin na malaking bagay, mahirap na bagay, mahal na Panginoon. At ang iyong pangako ang langit, ang buhay na walang hanggan ay aking mamalakin. Salamat, salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala pa ina. Wala kang katulad. Mga minamahal, damang-dama ko ang presensya. Damahin niyo ang presensya ng Diyos. Umawit pa tayo bago tayo magmasiling. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala katulad ng Diyos, gumagma. Wala katulad ng Diyos sa gawain na ito, mga hinaman. Wala kang katulad.
Wala nang higit sa'yo. Wala katulula. Wala nang papatay. Wala kang katulad. Ikaw, Diyos, noon pa man. Maging ngayon at kailanman. Samantalay natin. Sa habang nandiyan na presensya ng mahal na Panginoon. Wala. Kami kilos sa pangapakitin sa ating kalangitan. Ribay Basolo! Katulad. Pusbusin mo, kapatid. Wala na higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man. Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Mga minamahal, lahat tayo mapuspos ng presensya ng malapang. Yung mga hindi pa nakakatama ng presensya ng Diyos dyan, mga minamahal. Ang takot natin sa Diyos, ang ating pag-ibig sa Diyos, mga minamahal. Nakikita lang mahal ang Panginoon, mga minamahal. Sabihin niyo sa iyong sarili, mahal ang Panginoon. Kulang maging iniibig kita. Upang lahat ay magsikap, mga minamahal. Ibinababala ng Diyos sa kanyang napakatabi sa presensya. Ang lugar na ito ay pinagpapala ng malang Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang papantay. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noong paman. Maging ngayon at kailan. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Thank you so much, Lord Jesus. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos ngayon kailanman. Mga minamahal, konting tiis na lang ang mahal na Panginoon ay muling papalik. Muling paparito ang mahal na Panginoon. Tiyakin natin na tayo makasama sa rapture. Tiyakin natin na wala tayong ibang pinalangan kundi ang kaligtasan natin na katulad sa Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. So, mga minamahal, sa inyo po na mga beloved Pioneer Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth Choir, beloved Children's Choir, tayo na ginagamit sa banal na pulpito. Tayo kinakasakapan ng Diyos. Para mabalik ang kanyang presensya. At ang makapatira na lahat sa oras na ito, nilulukuban tayo ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang presensya ng mahal na Panginoon, ang Espiritu ng mahal na Panginoon ay nasa ating katawan sa oras ito. Damadama natin ang pag-ibig, ang presensya, ang kapangyarihan. Hallelujah. Wala nang hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, doon ka ba? Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Muli mga minamahal, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Nadama nyo ba ang pag-ipo ng Diyos? Sino sa inyo ngayon, mga minamahal, ang makapagsasabi na kayo ay kayang daigin ng kaaway?
Sino sa inyo ngayon, mga minamahal, ang makapagsasabi, mahal na Panginoon, hindi ako mawawalay sa paglilingkod. Kaya nyo bang sabihin sa inyong puso't isipan, mahal na Panginoon, hindi ako talo ng Kristiyano. Hindi ako talo ng kahinaan. Hindi ako talo na ng masamang espiritu. Sabagat natitiyak ko, mahal na Panginoon, ikaw ay nasa akin. Hindi ako katulad ng manok or sisiu, mahal na Panginoon, na mahina lang ang paglipad. Nais mo yung maging katulad ng isang ibon or agila na may kakaibang lakas, may kakaibang pakpak, bagwis, mataas kung lumipad, may mata na malayo ang nararating. Nais mo makita namin, mahal na Panginoon, ngayong pagako ang langit at buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, mahal na Panginoon. Nasa't kami ngayon kung wala ka sa aming buhay. Salamat sa iyong napakatamis na presensya na damang-dama ng bawat sa amin na narito. Mga minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa parte ng ating katawan. Tayo darako na sa ating masiling. I-cast out ang mga kahinaan, karamdaman, suliranin sa buhay. Mga panglulupaypay, tandaan natin, minamahal, hindi tayo ordinaryong mananampalataya lang. Hindi tayo ordinaryong Kristiyano lamang. Tayo binigyan ng katapatan ng Diyos, katapangan, kapangyarihan, kalakasan. Hindi tayo kayang daigin ng kaaway. Kung nakakaranas man tayo ng ubulag na sipon, panghihina sa katawan, minsan bumabalik ang ating mga kainaan, minsan dumaranas tayo ng mga pagsubok, mga trials sa ating buhay. Normal na lang yan. Natural na lang yan sapagkat nais ng Diyos na makita ang ating katapatan, ang ating kainitan, ang ating pag-ibig na tayo'y namamalagi sa ating mahal na Panginoon. Ipatong kamay sa ating makatawan, sabay-sabay tayong manalangin. Haluloy, mapagpala ang masalangin Diyos na makapangyarihan sa aming pinakamamalapay susa unang panalangin na aming dearly beloved pastor Wilson Almeda. Dahil beloved Almeda family na kapatong aming makamay sa aming mga ulos, pinupunta kinisip namin ang aming mga pastor siyang magleter sa amin. Sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Ikaw ang nagsabi, mahal na Panginoon, ikaw ang nagpapagaling. Ikaw ang gumagawa ng madakilang bagay, mga himala sa oras nito. Iniisip namin ang kapatong kamay ng aming mga pastor sa aming mga ulo. At sa makapagpangalan ni Jesus, amin sama-sama sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri gawa na kaawin mga demonyo sa katiramdaman, demons of infirmities, demons of incurable sickness diseases, cast out in Jesus' name, hallelujah, demons of cancer, leukemia, AIDS, leprosy, goiter, hallelujah, myoma, hallelujah, rheuma, arthritis, goiter, cast out in Jesus' name, demonyo, Panginoon sa pananampalataya, Panginoon sa hallelujah, sa katawan, hallelujah, panlalamig, panlalata, pagsasawa, katitisoran ka sa out in Jesus name we pray, amen and amen, hallelujah, praise the Lord, 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 sabihin ko tayo ng hallelujah, praise the Lord, and we acclaim the victory in Jesus name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, purihin ng Diyos, purihin ng ating mahal na Panginoon. Tunay na napakasarap magpuri sa Diyos. Amen. Lalo na pag hallelujah. Pag ang ating likuran ay basang-basa na ng pawis. Talagang napakasarap magpuri sa Diyos. Pag damang-dama mo ang pag-ibig, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos, magsabi ng praise the Lord. Ngayon mga minamahal, ang kinin natin ng tagumpay nagumula sa ating dakilang Diyos, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, kasabay ang ating pagtalon. Sabay-sabay tayo, malakas na pagtalon, malakas na pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sa mga hindi makatalon, sumigaw na lang kayo ng hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin ng Diyos. Lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos, magsabi ng praise the Lord! Amen, praise God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tunay tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sa buhay. We love you so much, but our dear Jesus love us more and more. Praise the Lord. Tayo po'y darako na po mga minamahal sa ating pong announcement.